Hi! Ako nga pala si Ron. Tulad ni Mon, tamad ako, pero may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 24 of improving myself to make myself better than yesterday. Sa loob nga ng 24 na araw, napakaraming ang pinagbago ng katawan ko. At talagang napaka-solid at napakabilis nga pala ng progress. Sa loob nga pala ng 24 na araw, from 48 kilo to 53 kilo. Not bad, diba? Kaya kung gusto mo nga palang malaman kung paano nga ba yung ginawa ko sa loob ng 24 na araw, tara, samahan niyo ako. So, what's up sa inyo mga kasingkit? Day 24 na nga natin at pag-uusapan nga natin yung gains ko. Na sa loob nga pala ng 24 na araw, from 48 kilo, napunta nga pala tayo sa 53 kilo. O diba, sa loob ng mahigit 1 month, nakagain nga tayo ng 5 kilo. At sa unang araw ko nga, talagang desididong-desidido ko. At simple nga lang din pala yung ginawa ko. Ewan ko din kung bakit napakabilis ng progress, siguro sa genetics na namin yun. Pagdating nga pala sa pagkain, hindi ko nga pala tinatrack yung calorie intake ko at saka yung protein intake ko. Basta kumakain lang ako ng marami. At kumakain nga din pala ako 4 to 5 times a day para talagang solid yung bulking phase natin. Pero hindi pa talaga to yung tunay kong bulking phase kasi nagsisimula pa nga lang tayo. And marami nga palang mga nagtatanong sa akin kung paano nga daw ba yung ginagawa ko nung beginner pa lang ako. Beginner pa din po ako ngayon and isishare ko nga lang pala yung experience ko. Dahil sabi nga ng iba, magastos nga daw talaga kapag ka maglilin bulking ka. Kaya naman ako, ang ginagawa ko, dirty bulking. King kahit ano kinakain ko, basta dinadamihan ko lang yung kain ko at alam ko na makakatulong yun sa akin para mag-gain. At sa mga nakapanood nga pala dyan ng kauna-unahang vlog ko about sa pagbubuhat, umiinom or nagtitake nga pala tayo ng supplements, which is yung mass gainer. Pero sabi-sabi ng iba, mas maganda nga daw kuhanin sa may solid food. Kaya naman nung naubos na nga pala yung mass gainer ko, hindi na nga pala ako nagtitake nun. And yung tinitake ko na nga lang pala hanggang ngayon, yung creatine. Talagang napakalaki ng improvement pagka nag-creatine ka. At pagdating nga pala sa workout, paulit-ulit nga lang pala yung workout na ginagawa ko, basta maging consistent nga lang pala kayo. Hindi nga pala ako nakapagbuhat kahapon dahil napakalakas ng ulan at hindi na nga pala tumigil, kaya naman babawi tayo. Medyo maaga na nga din pala ako nagbubuhat ngayon at dahil umuulan nga tuwing hapon or paggabi, maaga na tayo magbubuhat. Na stress pa nga lang, pumunta na nga pala ako sa gym para magbuhat at dito kung mapapansin nyo, nakahubad nga kami dahil kakami nga lang pala yung tao dito sa may loob ng gym. At dahil back day nga namin ngayong araw, talagang napaka-solid nga talaga at talagang napakaganda kapag ka nakahubad kang nagbubuhat dahil makikita mo nga pala yung formation ng likod mo dyan at kung makikita nyo nga pala yung likod ko, medyo may cuts na nga pala siya. Oops, disclaimer nga lang po ulit mga kasingkit, hindi po tayo professional pagdating sa pagbubuhat, basta yung mga alam natin, yun nga lang pala yung mga sinasabi ko at kung may mali nga pala akong nasabi, pagpasensyahan nyo na ako. At dati, hirap na hirap akong mag-flex or ayaw na ayaw akong mag-flex ng back ko kasi nga medyo manipis and ngayon, nakita ko na nga pala yung progress. Talagang maa-addict ka talagang magbuhat kapag ka nakikita mo yung progress. Talagang nung nakita ko nga pala yung katawan ko dito, hindi na nga pala nawala yung ngiti sa may bibig ko. Dahil kung mapapansin nyo, dati kung napapanood nyo yung last vlog ko, gusto ko nga palang palabasin yung pakpak nung likod ko. And kung makikita nyo nga ngayon, medyo meron na nga palang lumalabas. Ayan, kung makikita nyo nga pala yung katawan natin ngayon, medyo malapad na nga siya. Talagang napaka-solid at worth it nga pala yung mga paghihirap na buhat natin noon. Kaya sa mga nagsisimula nga pala dyan, tiis-tiis muna kayo sa ngayon. At one day, makikita nyo na yung progress na hinahanap nyo. Dito, ito na nga pala yung sinunod kong workout para nga din pala to sa may pakpak natin at kung makikita nyo nga pala yung likod natin dyan, yan nga pala yung nawa-workout. Alam kong maliit pa yung gains natin, pero sa maliit na yun, talagang sobrang saya ko na. Kaya naman, mas lalo nga akong ginaganahan. Kagaya nga ng sabi nila, trust the process lang. Pero bago nga pala natin ipagpatuloy yung video na to, sa mga hindi pa nga pala nakafollow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. Ito naman nga pala yung last workout ko pagkadating nga pala sa may back. Talagang pinofocus ko nga pala yung lats. Lats ba tawag doon yung parang pakpak kapag ka nag-flex ka? Basta yun, gusto ko nga kasing mas lumapad pa yung katawan natin. Ito nga pala yung mga kuha nung likod ko kanina nung nag-flex ako. Alam kong maliit pa yan pero para sa akin, napakahalaga at napakalaki niyan. Hindi ko nga din pala ginawa yung video na to para magmayabang bagkus maging inspirasyon din sa mga kagaya ko. At sa mga nagko-comment o nagsasabi nga pala sa mga video
video natin na hindi daw sila naniniwala na 24 days ko pa lang ngayon. Na niloloko ko nga lang daw pala kayo, na niloloko ko din yung sarili ko dahil hindi nga sila naniniwala na 24 days pa lang akong nagbubuhat. Hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala at bakit ko naman po sana lolokohin yung sarili ko. Sarili ko na nga lang lolokohin ko pa, diba? At sa mga nakasubaybay dyan, since day 1 eh alam nila kung ano nga ba yung paghihirap na dinanas ko bago ko nga ba ma-achieve yung ganito. Wow, parang napakalayo na natin. Alam mo, napakalaki na ng ginsa. Charot. Sa ako, eh proud ako sa ginagawa ko at hindi ko kayang manloko ng mga tao. Kaya sa mga baguhan na kagaya ko, eh tsaga-tsaga lang, magbubunga din lahat ng yan. So ayun, tapos na nga pala yung program natin ngayong araw at maaga nga pala tayong makaka-uwi dyan. Kung mapapansin nyo, eh yung oras nga dyan, eh magpa-5 pa nga lang. Kadalasan, eh papunta pa lang tayo nyan dito sa may gym. Pero dahil maaga nga pala tayong nagbuhat ngayon, eh maaga nga din pala tayong makaka-uwi. At kung mapapansin nyo nga pala yung ulap dyan, eh mukhang uulan na naman nga. Kaya buti na lang, eh maaga tayong nakapagbuhat ngayon. Bago nga pala ako umuwi, eh dumiretso muna nga pala ako dito sa may SIMC. At dahil sa nagutom nga ako, eh ito, magpa-pranks nga pala ako dito. So after ko nga palang kumain, eh nagpahinga nga lang pala ako saglit and dumiretso na nga pala akong umuwi. So hanggang dito na nga lang din pala muna yung video na to, mga kasingkit. Salamat sa panonood. Peace out. Hello guys, may share nga pala ako na app sa inyo. Ito nga pala ang PH Pasay. Pagdating nga pala sa pagre-register, eh, napakadali nga lang pala na ito. Lagay nyo lang yung username, password, confirm password at i-register nyo na. Pagka-register nyo nga, eh ilagin nyo nga lang pala yung account na ginawa nyo. Kami nga palang ihanda si PH Pasay na pwede nyong laruin dito, kaya talagang malilibang kayo. At yan nga pala ang mga sikat na laro kagaya ng Super Ace, Fortune Games, Mines at marami pang ang iba. Siyempre, ang pinaka-favorite ko nga palang laruin dito, eh ito nga palang Mines. Bukod sa napakadaling laruin, eh talagang napakadali nga din palang manalo dito. Kaya sa mga gusto nga palang maglaro at maglibang, eh ilalagay ko na nga lang pala yung link sa may comment section. Dating nga naman sa pagdi-deposit, eh napakadali nga lang din pala niya. Gagamit nga lang pala kayo ng GCash o di kaya naman ay Paymaya. Pwede rin nga pala kayo mag-deposit ng 100 to 200 pesos na panglibangan nyo. Dating nga naman pala sa pag-withdraw, eh kailangan nyo nga lang palang i-bind yung e-wallet nyo o di kaya naman ay yung bank account nyo. Ayan, sa mga gusto nga palang maglaro ng PH Pasay, ilalagay ko na nga lang pala yung link sa my comment section.